pagginyugan, talagang doon naman, hindi naman talaga taong-taon ay pag-harvest mo ay maganda. May tinatawag tayong sulong, may urong. At pag may dumayan ng sakuna, yun ang nagiging problema. Kita mo lang yung dulong berde, yung derest, dilaw mo siya. Pag kinapitan niya ng screen insect, na talaga akala mo niyo, pagbagsak, ay basag. Parang naghahawa-hawa na. Dati po hindi tinitigilan ng pamumunga ang ano ngayon. Parang random namin, nakaka-epekto rin yung ano. Talaga nun, tabasan mo lang siya, hawanan mo, okay na. Ngayon, terrible. Bumagsak ang ano ng pickups na rin. Ang kanyang hinaharvest natin, 5,000 kabuong nyo. 500 na lang. Talagang bumaba siya. Laki hindi na. Dapat pong tanggapin ng mga magninyo na at this point in time, hindi ka na kayang buhayin sa nyog lamang. Ang industriya ng nyog ay itinuturing bilang pangunahin at napakahalagang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. May 25 milyong Pilipino ang nakadepende rito bilang hanap buhay o pangpersonal na gamit. Humigit kumulang na 3 milyong ektarya ang lawak ng lupaing sakop ng mga nyugan sa buong bansa, kung saan ang Quezon ang nangunguna sa listahan ng mga probinsyang pinagkukunan ng malaking antas ng supply nito. Sinasabing mas madaling mag-alaga ng mga nyug kumpara sa ibang taniman, kaya tinawag itong lazy man's crop. Hindi ito nangangailangan ng araw-araw na pagbibilig, pag-aabono o ng kung ano pa mang nakasanayang gawain ng mga magsasaka sa ibang pananim. Bukod pa rito, samut-sari pang produkto ang maaaring makuha mula sa mga nyog, dahilan para tawagin itong the tree of life. Kaya hindi nakapagtatakang malaki ang importansya ng mga ito sa pagpapaigting ng ekonomiya. Sa kasalukuyan, kumikita ang bansa ng 800 milyong dolyar kada taon mula sa pag-e-export pa lamang ng mga ito. Not less than 70 years na ang number one pong pinagkikitaan ng export ng ating bansa is agriculture, at ang number one agricultural product po ng bansa natin ay coconut. Ngunit, ang magandang industriya ng nyog sa Pilipinas ay kasalukuyang pinipinsala ng mga pesteng kinilala bilang coconut scale insect o kokolisap, ang Region 4 na binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon ay ilan sa mga lugar sa bansa na malubhang naperwisyo ng mga pesteng kokolisap. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PCA ng Department of Agriculture o DA, noong 2010, naitala ang unang kaso ng pamemeste ng mga kokolisap sa Barangay Balele, Tanawan, Batangas. Inakala ng mga magsasaka ng nyog sa naturang lugar na simpleng paninilaw at panunuyo lamang ng mga dahon ang nangyayari sa kanilang mga nyugan. Ngunit ayon sa PCA at DA, katuwang ang mga eksperto mula sa University of the Philippines Los Baños o UPLB, ang fenomeno na nangyayari sa mga nyugan ay hindi lamang basta-bastang panunuyo at paninilaw. Napagalaman ng mga ahensyang ito na ang kondisyong nangyayari sa mga dahon ng nyog ay bunsod ng impestasyon ng mga pesteng kokolisap. Kung titingnan ang mapa ng mga probinsya ng Calabarzon, mapapansin na ang bawat bayan na may nyugan ay magkakalapit, dahilan para sa mas mabilis na pagkalat ng anumang sakit mayroon ito. Tinatawag na high-risk areas ang mga bayang malapit sa mga lugar na may naitalang kaso na ng pamiminsala ng mga pesteng kokolisap, at iniingatan ang mga nyugan ng mga ito laban sa posibleng pagkahawa mula sa mga lugar na may mga nyugan positibo sa pesteng kokolisap. Kabilang sa high-risk areas, ang mga bayan ng Alitagtag, Balayan, Bawan, Kalatagan, Ibaan, Lian, Lobo, Nasugbu, Padre Garcia, Rosario, San Jose, Taal at Tuwi sa Batangas, Binian, Cabuyao, Lumban, Pakil,
Pila, Santa Rosa City at Victoria sa Laguna. Kabilang din ang mga bayan sa Cavite na Carmona, Dasmariñas, General Mariano Alvarez, General Trias, Maragondon, Naik at Trece Martires City, pati ang Atimonan, Candelaria, Lucena City, Pagbilao, Rial, San Antonio at Sariaya sa Quezon. Tinatawag namang outbreak areas ang mga lugar kung saan matindi na ang pinsalang idinulot ng mga pesteng kokolisap. Ilan sa mga lugar na ito ay ang mga bayan ng Agoncillo, Balete, Calaca, Cuenca, Laurel, Lemery, Lipa City, Malvar, Mataas na Kahoy, San Nicolas, Santa Teresita, Santo Tomas, Talisay at Tanawan City sa Batangas, at Alaminos, Bae, Calamba City, Calawan, Cavinti, Calayaan, Liliw, Los Baños, Louisiana at San Pablo City sa Laguna. Base sa anyo at DNA, natukoy ng mga eksperto mula sa UPLB na ang taxonomic identity ng peste na namiminsala ngayon sa mga nyugan sa Calabarzon ay Aspidiotus rigidus. Ang species na ito ay sinasabing bago at hindi taal sa Pilipinas. Ang coconut scale insect o tinatawag ding kokolisap ay isang uri ng peste na matatagpuan sa ilalim ng mga magugulang na dahon ng nyog maging sa mga bunga nito. Ang paninilaw at panunuyo ng dahon ay sanhi ng mga tinatawag na developing nymphs o nimpa na nagiging lalaki o babaeng kokolisap na siyang sumisipsip sa katas ng dahon ng nyog. Ang mga ito ay nakapirmi lamang sa kanilang kinalalagyan habang hinihintay ang pagdapo ng mga lalaking kokolisap para makipagtalik. Pag hinawakan ang dahong may kokolisap, mararamdaman na ito ay malagkit at ang itsura ay mistulang kaliskis ng isda o piniritong itlog. Ang bilis ng paglaki mula sa pagiging itlog hanggang sa pagiging matandang kokolisap ay mula 28 hanggang 32 araw lamang. Dahil dito, maaaring magkaroon ng mula 10 hanggang 11 henerasyon ng mga pesteng kokolisap sa loob ng isang taon. Higit pa rito, maliban sa pakikipagtalik ng babaeng kokolisap sa lalaking kokolisap, ay may kakayahan din itong magbuntis at mangitlog ng mag-isa. Kaya nitong mangitlog mula 50 hanggang 100 itlog sa loob lamang ng halos isang linggo. Samantala, bagamat ang pangunahing pinipeste ng mga kokolisap ay ang mga nyog, maaari rin itong maminsala sa ibang mga puno at halaman, gaya ng abokado, bird of paradise, mangga, saging, mangosteen, rimas, luya, bayabas, mock orange, makopa, palmera, papaya, pandan, tubo at plumeria kung wala na silang mapuntahang nyog. Ang mali at sobrang paggamit ng mga pestisidyo upang labanan ang mga peste ng mga halamang nakatanim sa ilalim ng nyog ay nagdudulot ng masamang epekto sa puno nito. Maaari kasi nitong mapatay ang mga insektong katulong sa pagsugpo ng pagdami ng mga kokolisap na nagre-resulta sa mabilis na pagkalat ng mga ito, dahilan upang magkaroon ng outbreak. Sanghiri ng pagdami at pagkalat ng pesteng kokolisap ang mainit na klima. Ang lakas at direksyon ng hangin ay mga bagay na maaari ring magpakalat sa mga pesteng kokolisap, partikular ang mga inakay, lalo pa kung ang mga puno ng nyog ay dikit-dikit o magkakalapit sa isa't isa. Ang patuloy na pamiminsala ng mga pesteng kokolisap ay nagbabanta sa magandang industriya ng nyog sa ating bansa, gayon din sa hanap buhay ng ating payak na mga magsasaka. Kaya naman noong August 29, 2013, binuo ang SICAP o ang Scale Insect Comprehensive Action Program na naglalayong tulungan ang mga magsasaka upang sugpuin ang pagkalat ng kokolisap gamit ang iba't ibang angkop na teknolohiya ng siyensya katuwang ang mga piling ahensya ng gobyerno gaya ng PCA, DA, UPLB, pati ng Crop Protection Association of the Philippines o SIPAP at PICARD o Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology o DOST.
Kumpara sa ibang mga pesteng halaman, ang kokolisap ay madali lamang mapuksa sapagkat ito ay isang banyagang insekto. Ngunit, dapat ding maintindihan na malaki rin ang posibilidad ng muling pamimeste ng mga ito kung hindi patuloy, seryoso at sama-sama bilang isang komunidad ang pagpuksa sa mga ito. Ilan sa mga pamamaraan ng pagsugpo sa pagdami ng mga kokolisap ay ang paggamit ng mga biocontrol agents tulad ng pagpapakawala ng mga salagubang at parasitoids na maaaring mahingi mula sa pinakamalapit na tanggapan ng PCA. Ilan pa sa mga maaaring gawin sa mga puno ng nyog na apektado ng pesteng kokolisap ay ang pagtatalas ng mga dahong may peste. Matapos nito ay maaari ring bombahan ng langis tulad ng kotse na may halong Joy dishwashing liquid ang ilalim na bahagi ng dahong apektado ng kokolisap gaya ng ginawa ng PCA noong 2013. Pwede ring magbomba ng sabon at suka sa mga punong bago pa lamang ang pag-atake ng mga kokolisap. Pero kung malaki na ang pinsala ng impestasyon sa nyog, ang PCA ay namimigay ng mga libreng coconut seedlings upang itanim bilang kapalit ng mga matatandang puno o habang hinihintay ang pag-recover ng mga ito mula sa impestasyon ng kokolisap. Bukod pa sa mga nabanggit, naglabas din ng quarantine order ang Bureau of Plant Industry sa ngalan na BPI Special Order No. 1 Series of 2013 na nagbabawal na kumuha o magdala ng anumang produkto ng nyog sa labas ng Calabar Zone, lalo pa kung mula ito sa mga lugar na apektado ng impestasyon ng kokolisap. Ito'y parte ng pagmamatsyag at pagpipigil sa pagkalat pa ng peste sa ibang mga probinsya. Samantala, hinihikayat din ng gobyerno ang mga magsasaka ng nyog na lumahok sa Farmer Field School o FFS. Dito nila matututunan ng detalyado ang iba't ibang paraan ng pagpigil sa pagdami ng mga kokolisap, maging ang iba pang maaari nilang gawin liban sa pagdepende lamang sa mga nyog gaya ng pagtatanim ng iba pang mga pananim sa ilalim ng puno nito tulad ng mais, langka, kape at kakao, pati na rin ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga manok na maaaring pagkakitaan. Sa kasalukuyan, ang PCA, CPAP, DOST Picard, UPLB at DA ay patuloy na nagkakaisa at nakikipagtulungan sa iba pang mga sangay ng lipunan upang masigurado ang pagsugpo sa mga kokolisap na pumipeste sa mga nyog sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Dapat nating maintindihan na may malaking epekto ang paninira ng mga pesteng kokolisap sa buong industriya ng nyugan, lalong-lalo na sa mga payak na magsasaka. Ang mga pesteng kokolisap ay maaaring magpatuloy at makapagdulot pa ng mas grabeng epekto sa mga nyugan kung hindi tayo magtutulungan at kikilos na puksain ito sa tamang paraan. Kung may inalang pinipeste na ng mga kokolisap ang inyong nyugan, agad na makipag-ugnayan sa PCA o sa anumang ahensya ng gobyernong kasapi sa pagsugpo sa mga pesteng kokolisap para sa agaran at pangkalahatang aksyon. Makiisa sa sama-samang aksyon. Magtulong-tulong upang sugpuin ang pesteng kokolisap. Ibalik natin ang sigla ng industriya ng nyog sa ating bansa.